So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klaseng wiggle o nginig sa ating motor o yung pag wiggle pag tayo ay nagbabiyahe mga boss. So isa sa mga napapansin ng mga may mga motor ay pag sila ay nagdadrive, once na dumaan sila sa linya o sa mga kahit maliit na lubak mga boss, ay may nararamdaman silang parang kumakabig. So ang isang dahilan dyan mga boss ay pepeding dito sa ating engine support o dito sa ating gulong mga boss, dahil pepeding bengkong yung ating gulong o pepeding sira na yung ating bearing. So paano ba natin malalaman mga boss kung bengkong na yung ating gulong? So i-center stand lang natin mga boss yung ating motor at iangat natin yan mga boss. Papagulungin lang natin tong ating gulong mga boss at titingnan natin kung may onting kabig mga boss yung ating gilid na itong ating mags. So doon natin makikita kung meron na siyang deform na yung ating mags mga boss. So sa bearing naman ganun pa rin, iangat lang natin to mga boss at simulan natin na ugain yung ating mags mga boss habang nakatagilid to. Nakatagilid siya ng ganyan, ugain natin mga boss. Pag once na nauga natin siya mga boss, may clearance siya. Yan, ikot-ikutin lang natin to mga boss yung etong ating mags at uga-ugain natin paunti-unti. Pag once na meron yang uga, kahit kakaunti mga boss, isa yan sa nagkukos ng wiggle o pag-uga pag tayo ay tumatakbo o tumatakbo yung ating motor. So yan, isa yan sa mga dahilan. Dito mga boss, sa mga pangalawang dahilan yan mga boss ay yung ating engine support. So yan yung ating pangalawang dahilan mga boss. Dito mga boss, medyo marami ang pipwedeng cause niyan mga boss. So dito pipwedeng dito sa ating bushing. So yan, ito dalawa yung bushing niyan mga boss, ito yung rubber bushing. So ito yung rubber bushing natin, pipwedeng ito ay sira na o punit na mga boss, hindi na yung maganda yung pagkakaform niya, napabilog. O pwedeng itong bushing na ito mga boss ay basag na rin. Ito kasi yung bushing na mayroong metal sa gitna mga boss. So dalawa yan mga boss, pwede yan. So ito rin, isa rin ito mga boss, itong ating bearing. So yan, ito itong bearing na ito mga boss, pwedeng uga na yan, sira na, kaya umuuga na o nagwiwigil na siya mga boss pag nadadaan tayo sa mga lubak o mga linya sa daan. So yan, paano ba malalaman yan mga boss kung uga na nang hindi mo tinitingnan o hindi mo nakikita yung ating engine support, yung mga bushing at yung bearing? So simple lang yan mga boss. So punta tayo dito, hawakan natin itong ating grab bar at naka-center stand yan mga boss. Habang naka-center stand, ugain natin siya. Yan. Pag once na nauga natin siya at hindi sumama itong ating panggilid o yung ating CVT. So yan, ibig sabihin mga boss ay meron siyang tama. Kailangan once na inuga mo yung ating body ay sumasama dapat itong ating panggilid once na inuga natin yan mga boss. So yan. So isa pa mga boss, yung wiggle na once na nagbebiyahe ka, habang nagbebiyahe ka mga boss, once na binitawan mo siya o naka isang kamay ka habang nasa biyahe ay nagwiwiggle, gumaganon, gumaganyan siya. So ano ba yung dahilan yan mga boss? Una, yung pinaka minor niyan mga boss ay pwedeng yung langis mga boss dito sa ating shock.
pwedeng meron siyang tagas o kahit walang tagas mga boss ay hindi na maganda. O sabi natin may tagas itong mga boss, itong tube natin, itong ating shock. Kaya nagiging ganun mga boss, nangyayari yung ganun dahil hindi na tugma yung distribution ng langis dun sa magkabilaan. Pwedeng yung isa ay ang distribution niya mas mataas yung pressure dun sa kabila at dito less ang pressure. Kaya hindi na tugma yung taas baba ng ating shock. So isa yan sa dahilan mga boss. So pangalawa mga boss, pagdating sa wiggle o yung pag-uga ng ating manubela pag tayo ay nagbebiyahe. Yung pangalawa dyan is yung ating gulong. Yung condition ng ating gulong mga boss. Once na yung gulong natin ay medyo kalbo na siya o wala na mga linya at may kita mo na, pag once na nakita mo yung gulong is may mga parang lubog-lubog na siya, hindi na siya ganon yung pagkabilog, hindi na maganda yung pagkabilog. Isa yan mga boss sa dahilan kung bakit nararamdaman natin yung wiggle dun sa ating manubela dahil pag dumadaan yan mga boss sa semento ay hindi na siya nakalapat ng maayos o parang ganun na yung gulong niya sa semento. Kaya nararamdaman natin siya doon sa ating manubela. So yan, pag tumatakbo siya mga boss, so gumaganyan siya. Yan. So yan, pangalawa yan mga boss sa dahilan kung bakit nagwiwigil yung ating manubela. Pangatlo mga boss na dahilan sa pagwigil ng ating manubela mga boss ay yung ating knuckle bearing. So yun. Yan talaga yung pinaka main issue mga boss pagdating sa wiggle sa manubela. So bakit ba nagiging wiggle yung manubela mga boss kapag sira na yung ating knuckle bearing? Dahil po mga boss, yung ating knuckle bearing ay meron pong bulitas yan, paikot. Once po nagkaroon ng kanto yan at hindi natin siya na maintain, hindi natin siya na gagrasahan, ay magkakaroon po ng guhit o kanto yung daanan po ng ating manubela. Dahil pag giniikot natin yan, nagagasgas yan mga boss. Pag walang grasa, syempre magagasgas. Doon siya magkakaroon ng wiggle o pagkasira ng ating knuckle bearing. So, gaganyan yan mga boss. So, yan yung main issue pag once na nagkaroon tayo ng problema sa manubela natin. So, yan lang mga boss. Ang mga dahilan kapag nagkakaroon ng wiggle sa ating motor. So yan, unang-una, syempre yung ating mags. Check natin yung ating mags, yung bearing, yung gulong, yung ating shock, yung distribution ng langis, kung may tagas na ba o wala pa. So yung ating knuckle bearing, yung ating engine support, yung mga bushing, at yung ating bearing mga boss, dun sa ating engine support. So yan mga boss, sana may mga natutunan kayo pagdating sa ating pong video ito. Huwag po natin kalimutang mag like, share and subscribe mga boss sa ating channel Lito Medina TV at paki click na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated po sa mga panibagong video ating ilalabas. So yan po, muli po marami pong salamat, God bless.